new client, D-Max, for repaint. Okay, so for today's vlog, ang gagawin natin, itong mga grill niya, iba-blackout natin yan, pati yung mga black trims niya. I-re-restore natin yan. So ayan, may mga gasgas siya, tapos namumuti na siya. So paikot yan. Tapos, meron tayong mga pipinturahan dito. Since maselan si sir, maliliit lang yung mga gasgas niya. Pero yun nga, yun rin pala yung sinasabi ko. Kahit na maliit lang gasgas, ang ginagawa namin dito is buong panel. So ayun, may mga ano to, kumbaga multiple panel repaint to. So ayan, inaalas po natin to para pag binagawa natin. Walang sagabal, tsaka malinis tignan. So okay guys, ito namang mga side mirror nung ano natin, D-Max. Since chrome siya, ayun, i-dede-chrome natin siya. So naka-sticker siya kasi before ng flat block. So ngayon ang gagawin natin is naka-flat block talaga natin siya. So ayan, tanggalan natin yung mga sticker na. So okay, ayan, papasok na natin ngayon tong D-Max sa oven natin. So nakalas na rin natin yung mga door handles niya, tsaka mga grill niya iba. Pero kakalasin pa natin yan. Pero doon na natin siya i-finish talaga. Tapos para masimulan na natin, lilihain na natin. So kung makikita nyo yun, yung Durango natin dyan, for release na lang yan, buffing na lang yan. Ito yung mga pipinturahan natin. Ayan, may mga maliliit yung tuldo. Tapos may mga light scratches siya. Pero yun nga, since yun nga, ang ginagawa natin is yung tamang way. So per paneling yan. Yun, sa mga nagtatanong, halimbawa yan, may gasgas yan dyan. Binubuo natin yan. Kasi iba, ito lang yung gagawin nila. So, kalaunan yan, katagalan yan, yan yung nagkakaroon ng mapa. Tapos yan, kinalas na rin natin. Ito yung mga door handle. Tapos, at the same time, itong mga cladding niya, gusto niya pa-restore. So, kasi ayan, kung makikita niyo, mga namumuti na yan. Ayan yung mga bubuga natin. At the same time, pati yung bumper niya. Ayan. Ayan, ito may tama rin yan. So, re-restore natin yan. Tapos ito, ayan, may maliit na tuldok. So, buo pa rin yan. So, hindi siya nagmamatter kung malaki or maliit na gas, maliit na gasgas. So, kapag malaki talaga yung gasgas niya or maliit lang, same pa rin siya, isang panel pa rin siya. Pati yung mga bumper niya sa likod, pipinturahan natin, pati yung tailgate. So, kung makikita nyo, ayan, mga nakakalas na yan. So, ayan, piniprep na natin yung mga pintuan niya. Ayan, kung makikita nyo. Tapos ito rin. Ito, ayaw na ipakalas ni sir, so babaw na lang natin siya sa top coat. Talaga suggestion ko, syempre maganda kung tatanggalin yan, tapos kung bibili na lang siya nung bagong sticker. But since ayaw niya nga, so ayun yung gagawin natin, babaw natin siya sa top coat. Kasi yan, mga kalas na yan. Ayan, piniprep lang natin yung ibang mga panels na pipinturahan natin. So, okay, ayan yung mga side mirror niya, pati mga door handles ni nung D-Max natin. Bale, ayan, na primeran na natin yung mga yan para talagang kumapit yung paint kasi since yun nga, chrome yan. So, yung iba kasi nagpapatong kulay lang. So, sa atin, talagang pinaprimeran natin para tumibay pa rin talaga siya. Tapos, ito naman po yung ano natin, mga door handle natin. Yan, mga chrome pa yan. So, paprimeran pa natin. Ito naman yung mga pintuan natin. So, naprimeran na natin yung ibang mga kailangan primeran. Finish na natin yan. So, bali, hindi ko na naabutan kasi lumabas ako, namili ako ng materialis ulit ng isang sasakyan na ginagawa natin. But, yun. Tapos, ayan na nga. Ayan, nakabaw na rin yan sa top coat. So, yan. Drying time na lang. Tapos, ito naman yung kabilang side niya. Ayan, nabuga na rin natin yan. So, ang uuli na lang natin dito is yung tailgate at yung bumper niya sa harap. Tapos yung mga black trims ulit babalikan natin. Okay, so, ito yung mga ibang black trims niya. Ito, nabuga na itong mga to. Kung ito naman yan, yung mga handle niya. Tapos yan, yung mga maliit niya. Tapos yung sa grill niya, ayan. Naka-primer buo yan. So, yung mga ito naman, ayan. Hindi pa natin nabubuga yan. So yun yung mga isusunod natin para ma-restore kasi nag-fade na siya tsaka may mga gasgas. Ito naman yung harapan niya. Ito naman yung mga door handle niya.
or handle ng ating D-Max. Kasi mga, ano to yung mga chrome. So ngayon, sinigayaran lang ni Sir, pero ngayon, ipinturahan na natin talaga siya. So ito naman yung bumper nung, ano natin, D-Max. So ayan, piniprep na natin yan. So ito naman guys, yung mga side mirror natin, ayan, door handle, ayan, yung mga black trims nung D-Max natin. So ayan, pinatong lang natin yan dyan, pero ayan na siya. Nakikita nyo, ang ganda ng finish. Tsaka pulido yung pagkakagawa nyan. So ito na po yung ano, bumper. Ayan, aliyan na natin buo. Tapos bali, pa-primeran natin yung mga kailangan natin primeran. Tapos kukulayan na natin. Ayan, mga sagad-sagad na yung iba. Yung mga tama kasi yan. So ayan, aliyan na po natin to. Ito nyo, napakakinta po. Okay, so nakikita nyo. Parang wala nangyari. So okay, ayan, ready for buffing na to. Andito na siya sa finishing area natin. So pwede na natin siya mabuff. Okay, yan yung first step natin. So binubuo na lang natin. Tapos kakawash natin. Tapos final buffing natin. So ayan, makita nyo, malapit na matapos. Almost done. T-Max. Super wet look. Okay, so guys, ayan, matapos na natin sa yung T-Max natin. And good as brand new pa rin siya, napakakinta pa rin. So matatandaan nyo, pinintraan natin is itong ano, ayan, bumper niya, ayan, lahat, pinto, quarter panel, tailgate, ayan. Napakakinta, napakasolid. Quality materials lang ginagamit natin guys, ayan o. No? Yan ang tinatawag na wet look. Hindi tayo gumagamit ng mga substandard or mga China products. Ngayon, kung mag-inquire kayo, may sa Facebook page natin, Banitech Auto Restoration, sa lahat na nagtatanong, malapit tayo sa SM Nova Liches, at yun, quality materials lang tayo. Ayan, waiting na lang tayo dun sa mayari para release natin ito. Napakaganda na itong unit na ito. Sariwa-sariwa talaga sa ulit. Tapos yan nga pala yan, mga ginawa natin. Initim natin yung mga yan kasi dati naka-sticker lang siya. So yan, mga initiman natin talaga yan. So yan. Ito rin, yung mga gilid niya, yan. Solid yan, napakakintag yan. Ayun o, makita nyo, wet look yan o. Para ka nagsasalamin.